Hello guys, isang airsoft collection na naman ang aking isi-share sa inyo. Ito ang aking MK1 carbine. So, out of the box, ito po yung laman ng airsoft gun. May kasamang hex key para sa kanyang half-up adjustment, isang magazine at isang BB pellets. Ito ay 0.25 BB pellets. And then of course ang kanyang mga brochure, ang kanyang brochure at kanyang manual ng, ito po yung manual ng MK1 carbine. Yan yung bat niya. So, ito po yon, MK1 carbine. Ang timbang niya is 1,230 grams. So, mamaya titimbangin po natin. At ito ay kakalikutin muna natin para makita nyo ang features ng baril nito. So, ito po yung kanyang safety and fire selector. Yan. Ilagay po ang kanyang magazine. Ito ang kanyang magazine release. Yan guys. Long barrel po siya. May dalawang hex key po dito. At dito po ina-adjust yung kanyang half-up. Ayan. Ito po pwede pong lagyan ng silencer ayon po sa kanyang, ayon po dito sa brochure. Ayan. Ayan, silencer adapter, steel chamber. Ito po, pwedeng tanggalin po yon at pwedeng lagyan ng silencer. Dito po. Pwede pong tanggalin ito at lagyan ng silencer. Ang kanyang rear sight is adjustable. Ayan guys. Adjustment ng up and down. Tapos, dito naman ang adjustment ng left and right. Ang kanyang front sight is naka-fix. So, ayan po. So, timbangin po natin kung tama nga yung timbang na sinasabi sa kanyang brochure. Ito guys, grams po tayo. Titimbangin po natin. With magazine. So, 1,233. At ayon sa brochure, tingnan po natin kung tama. Oh, 1,230. So, tama po. 233. So, konti lang diferensya. Hindi naman po pare-parehas ang timbangan. So, tama po si KJ Works. Oh, ganon po talaga. So, ito po guys. Testingin natin ang kanyang krono kung ito po ay malakas. Guys, lagyan po natin ng bibis para sa ating pagkrokrono. So, 0.2 grams ang gagamitin natin. Ito po ang standard na ginagamit sa pagsukat ng velocity ng airsoft. And guys, ang magazine capacity is 17. Yan, pwede natin kamayin. 17 po yung magazine capacity na ito. Ang gagamitin natin na green gas ay ito. Puff Dino Green Gas Airsoft. Aba, mukhang paubos na to.
So ayan guys, ready to test fire. Maganda. So ito po ay single action only. Wala na pong kasakasayan. Pagka nilagay mo na yung magazine, kalabit ka lang ng kalabit hanggang may bala. So test natin ang kanyang chrono. Ito guys, ito ang setup ng chrono natin. 0.2 grams feet per second. Tingnan po natin yung gaano kalakas. So ayan guys, 218 lang. Parang hindi ako makapaniwala. Ulit, ayan, foul yung una kanina, 615 feet per second. Kasi sinasabi nila ito ay nagpa 500 FPS daw. Ngayon sobra sobra pa. Eh, hindi ako makapaniwala sa una eh. Tingnan natin kung pares pa. Oh, ganun talaga guys, 606.2 feet per second. Napakalakas. Tama nga yung sinasabi nila sa YouTube din. Ayan, 597.5 feet per second. So talagang tagusan ito pagka tumama at napakasakit. 588 feet per second. Ayan guys, 580 feet per second. Humihina kasi kalabit tayo ng kalabit. 563.3 feet per second. Ayan guys, habang putok ka ng putok, ang gas kaya yung CO2, pagka putok ka ng putok, humihina din yung velocity. So ayan guys, i-testing natin yung aking lata test. Ayan ang aking lata test. Hindi nawawala. Ayan guys, napakalakas. Talagang sobrang tagos. Natamaan ko si babae. Ayan, another side. So ito po guys, talagang lusot, lumalusot. Tagos na tagos. Yan guys, iubos natin yung bala. Wala nang bala. Tingnan natin yung... So ayan guys, ang ating MK1 carbine. So nabili ko to ng 2,000 NT dollars kasi nakamura kami, sabay kami ng kasama ko noon na bumili. Diniscountan kami. Ito dapat ay 2,400. Ngayon tinawaran ko 2,300 sabi niya. At tapos tinawaran ulit namin, sabi niya dalawang bibilhin namin. Kaya sabay kami ng ano, mabait yung nagtitinda. Nagpatawad siya kaya binigay niya ng 2,000 na lamang. So eto guys, eto may Picatinny rail siya dito. Pwede kang magkabit ng attachment dito, red dot, telescope o kung ano man. Yan guys, so salamat sa inyong panonood at sana satisfied kayo sa video na ito. Ito guys, thank you for watching.